Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng banarawat mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami ay pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon
at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng apat na nilalang na buhay at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na iyon, kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod kay Kristo sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitbitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang nagkukulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babae na balo na naghulog ng 2 kusing.
ang wika ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat makagilang nang di na nila kailangan ang kanilang ipinagkakaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubukay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ang dami-daming mayayaman na naghukulog ng abuloy sa templo. May babaeng balo na dukhang-dukha ang naghulog lamang ng 2 sentimo bilang abuloy niya sa templo. Bakit tuwang-tuwa ang Panginoon sa abuloy na 2 sentimo ng dukhang-dukhang balo? At hindi niya pinuri ang malalaking halaga na ipinagkakaloob ng mga mayayaman. Bakit itong mahirap na balo ay pinuri ng katakot-takot ng Panginoon? Ang dahilan po kasi, itong balong babae ang kanyang dahilan kung bakit siya nag-abot ng abuloy ay bilang pagmamahal niya sa Diyos. Yan lamang ang kanyang dahilan. Samantalang yung mga mayayaman na malalaki ang kanilang inihulog na abuloy, ang kanilang dakilan sa pagbibigay ng abuloy ay mga pakitang tao lamang. Hindi nila ibinibigay ang kanilang abuloy bilang pagmamahal sa Diyos. Ibang dahilan ang kanilang dahilan kung bakit sila nagbibigay ng abuloy. Natutuwa ang Panginoon sa babaeng balo sapagkat ang kanyang intensyon sa pagbibigay ng donation ay bilang pagmamahal niya sa Diyos. Ano ang paalaala sa atin ng Panginoon? Kung ibig natin na ang ating ginagawa ay matutuwa ang Diyos, dapat ang dahilan natin ay sapagkat mahal natin ang Diyos. Kung ibang dahilan ang nasa ating isipan sa paggagawa ng anumang bagay para sa Diyos, hindi matutuwa ang Diyos sa atin. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin bilang pagmamakal sa ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito,
sa paggulita natin sa pagdadala kay Maria sa templo. Hiningin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang ating tugon, Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, ang aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, ang aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, ang aming ina. Ang halimbawa ni Maria naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakakapagpasiglang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga yumao naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pag-asang ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Ginikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa'yong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniduwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirgen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming pag-aakin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang makal na birhen na nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang makal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mo na maninubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakando para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakot na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Paghal kayong nauuhaw sa mundo, dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halik kayong mga napapaghal, kayong nauuhaw sa mundo, dali kumait uminom kayo ng hain ni Jesu Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming kinikiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ng lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan nang aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming kiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat
na iyong, sa iyong walang hanggang kalinisan, iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kagarian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.